Good morning mga ka-curious breeder. Wala po akong pasok ngayon, February 25, Extra Revolution Day. Chicheck ko po yung aking mga inakay kung pwede nang lagyan ng leg band. At ituturo ko po sa inyo kung ano po ang kahalagahan ng paglalagay ng leg band. Bakit po importante ito? Usually, naglalagay po ako ng leg band 3 weeks na yung inakay. Kasi yung aking leg band ay 4.5 mm lamang. Kapag sumobra na ito, ay mahirapan na akong ipasok yung leg band. Lalong-lalo na kung masyadong mataba yung inakay. So, check po natin, no? Yan. Tatlo po sila. So, medyo malaki na. Kunin ko muna yung dalawa. Iwan ko muna yung isa. Baka magulat naman yung parents. Wala nang natira sa kanyang o wala nang laman yung kanyang nest box. So, post ko muna to. Lipat lang ako at maingay. Ayan, nandito na tayo sa loob ng bahay. Medyo malaki na tong mga inakay ko. Sana hindi ako mahirapang magsuot ng kanilang leg band. Ito po, dalawang klase po yung aking leg band. Ito yung may color. Kaya lang, hindi ko na ginagamit ito kasi pag nagtagal, na na-erase yung mga letra. Ito maganda to, bagamat simple lang, ordinary lang, silver siya na naka-emboss. Ayan, hindi yata kita. Ayan, yan, yan. Ito po yung aking leg band, CB, Curious Breeder. Tapos, number. Ito, pinagawa ko po ito kay Sir Matty Matmat. Shout out sa iyo, Sir Matty Matmat. Satisfied po ako sa leg band na ginawa mo. Kaya, nire-recommend ko yung mga malapit sa Antipolo ay kung magpapagawa kayo ng leg band, ay pwede po kay Sir Matty Matmat. Kahit naman po ordinary lang. Anyway, ang purpose naman ng pag-leg band natin ay yung magkaroon lang tayo ng monitoring. Yan, yun po ang purpose ng pag-leg band upang ma-monitor natin kung ano yung parents ng ating mga pabuga at yung kanilang date of birth upang malaman natin yung age. At syempre, para maiwasan natin yung inbreeding. Later on, kapag nasa proper age na sila para sa pagbibreed, ay malalaman natin, mamomonitor natin kung sila ay magkapatid. Kasi nga, meron tayong leg band. Yun naman po ang purpose ng pagle-leg band. Nasa sa inyo po, kung gusto nyong madami po kasing lumalabas na bagong gumagawa ng leg band, magaganda po yung kanilang leg band by mga laser at iba-ibang kulay. Maganda siguro kung iba-ibang kulay yung bibilin yung leg band kasi color coding. Kung masyadong marami ang inyong mga alaga, maganda po ito na mayroon kayong color coding. Kapag green, halimbawa green yung leg band para sa mga pale palo, kapag pink, violet, para sa mga opaline, at kapag green, ay para naman doon sa mga hindi kagandahang ibon, yung mga normal lang. So, ako, isang kulay lang ang kinakabit ko kapag medyo magandang mutation. Usually, pag opa o pale palo, ito ang kinakabit ko. At ito para sa mga normal. So, itong kakabitan ko ay ALBS 1 lamang ito. Siguro, ito na ang gagamitin ko. Kapag ako po ay nagli-leg band, ay nire-ready ko na po itong Vaseline.
Ayan, para saan po ito? Gamit ko po ito kung sakaling masyadong malaki yung paa o legs ng mga inakay. Kapag hindi na magkasa yung leg band ko, ay ginagamitan ko nito para hindi masaktan yung ating mga alaga. At meron po akong, wala po kasi makitang toothpick. Ayan, kaya ang ginawa ko, pumutol na lang ako ng walis-tingting, yung dulo, yung pinakamanipis. Para saan po ito? Mamaya makikita nyo kung para saan ito. At I decided na ito na lang yung aking gagamitin. No? Sabi ko kanina, ginagamit ko lamang ito sa mga opaline o pale palo na paano ko. Pero naalala ko, anak pala sila ng bronze palo. Although hindi sila visual na bronze palo, ay maaring kumarga o possible split bronze palo na sila. Parisan kasi nito, ang parents kasi nito ay back-to-back split bronze palo. So, simulan na po natin ang pagkakabit ng leg band sa ating mga inakay. Pag nagkakabit tayo ng leg band, nasa sa inyo po kung saang side, yung left side ba o right side. Sa akin po kasi kukunti lang naman yung mga alaga ko, kahit sana, kasi pagkakalam ko sa ibang aviary, meron din po silang coding kapag nakalagay sa right side, mga magagandang mutation po yun. Kapag nasa left side ang leg band, ay hindi ganong kataasan ng mutation. So, ito po. Ayan, nakita nyo yung tatlong daliri ng ating mga inakay. Ayan, pag didikitin nyo lamang po, dandahan lang. Ayan. Medyo malikot. Malalaki na tong mga inakay ko, kaya malaki yung kanilang mga legs. Tingin ko kaya gagamitin ko tong Vaseline na to. Yan, pumasok na. Ah, kaya naman pala. Andahan lang. Restong, ayan, ikot-ikutin lang. Ayan. Ayan, pumasok na. Nakita nyo, pag pumasok na yung tatlong daliri niya, yung isang daliri, yung nasa likuran, ayan, naka, ano pa siya sa leg band, nasa loob pa. Ito ngayon, ang purpose nung pinakita ko kanina, yung toothpick, kung wala kayong toothpick, pwedeng umahanap kayo ng manipis kagaya ng sa listing-ting. Ayan, susundutin natin ngayon yan. Ayan, dito para umangat yung daliri na nasa loob. Nandahan lang para masaktan yung yan. Wala kasi yung aking sidekick si Curious Kid. Puyat yata sa kaka-COD. Ayan. Oops! Teka, kumapit yung kuko. Oops! Yeah. Laki kasi nung paa ito. Yun. Isa pa. Ayan.
gusto, medyo mapayat yung mga daliri nito. Hindi ako mahirapan nito. So double check nyo kasi baka baliktad yung pagkabit nyo ng leg band. Although wala namang problema pero pangit. Yan. Hindi malikot lang. Kung hindi kayo sanay, madadali yung sasaktan yung paanong, pero sanayan lang yan. Dali lang naman ito. Yan. Isa ba? Yan. Sinunod ko yung yun. Okay. So yung meron pang isa na iwan. Ito, nilalagay ko pala rito sa patukaan para hindi mag-amoy, kasi hinawak-hawakan ko para hindi kumapit yung amoy ng kamay ko. Baka mamaya maselan yung parents, patayin pag nakaamoy sila ng naamoy nila yung amoy ng kamay ko. Itong isang to, medyo malaki yung kanyang daliri o paa. Kaya gagamitan ko nito. Vaseline. Medyo nasasaktan siya eh. Kawawa naman. Kaya, para madulas. Yun oh, swabe. Yan. Ngayon, susunditin natin yung daliri, yung huling daliri, yung bandang likuran niya na hindi lumabas. Yan. Ewan ko kung nakikita nyo. Daan lang. Ano namang persa yan. Kasi kung makapit yung tukon yan eh. Yan. Ah, mamaya, pag ano nyo, tanggal yung tukon ng alaga nyo. Naman, may mga maselang buyer, pagka puto ng koko, ayaw, inaayawan na nila o binabarat. Yun. Medyo naipit pa to. Yan, sige, putulin ko na tong video. Meron pang dalawa sa likod, yung mga naiwan, malalaki na yun. Actually, dapat bago mag 3 weeks ay kinakabit ko na tong leg band, pero nakalimutan ko. Yung naiwan na dalawa, ibang breeder, anak ng ibang breeder, ay 1 month na yon. So, tingnan natin kung kakayanin pa. So, hanggang dito na lamang po mga ka-curious breeder. Sana ay may natutunan kayo yung sa aking ipinakita kung paano magkabit ng leg band. Madali lang naman. Siyempre sa una ay talagang matatakot kayo, no? Lahat naman ng una nakakatakot. So, sige, hanggang dito na lamang mga ka-curious breeder. God bless.